Magandang umaga po sa lahat na kinalulugod namin na makarating ang lahat para sa public forum na ito kung saan ay nilalayo namin na ipresenta yung resulta ng ginawa namin pananaliksik, pakikipag-ugnayan at pakikipagtugunan sa mga komunidad na marginalisado at saka napag-iiwanan sa panahon ng pandemya. Mapalad po tayo na masamahan tayo ng ating mismo mga community partners mula sa mga komunidad na ating nakasama sa pag-aaral na ito. At sila po mismo ang magbibigay sa atin ng presentasyon, no, kung ano ang naging epekto sa kanila ng pandemya at ano ang kaukulang tugon na ibinigay nila para dito. Para po pasimula ng ating programa, official po natin binubuksan sa pamamagitan ng pag-welcome sa ating magbibigay ng opening speech, si Dr. Teresa Tadem, who is also the Executive Director of the UP SEEDS. Okay. Thank you, Vena. I'll share screen first. Okay. Okay. So, distinguished panel speakers, guests, colleagues, and friends, good morning. On behalf of the University of the Philippines Center for Integrative and Development Studies, I wish to welcome you all to this two-day webinar series on marginalized societies and the state in a time of pandemic, the Philippine case. This virtual webinar forum is co-sponsored by the Program on Alternative Development, University of the Philippines Center for Integrative and Development Studies, and the United Nations Education, Scientific, and Cultural Organization, UNESCO, Jakarta Office. This international conference is part of the 2020 activities of UPCIDS, which is the Research Policy Unit of the University of the Philippines UP System. Founded in 1985 by then UP President Edgardo Angara, the UPCIDS is currently under the Office of the Vice President for Academic Affairs. Since its inception, UPCIDS has sought to encompass various perspectives, methodologies, and ideologies in its conduct of basic and policy-oriented research. Under the strategic trajectory of the university since 2017, UPCIDS aims to contribute to national development and knowledge creation through enhancing research, publications, and creative work. Its channels to implement this vision include workshops, lectures forums, as we have this morning, as well as publications which include policy briefs, discussion papers, monographs, conference proceedings, and the Philippine Journal of Public Policy Interdisciplinary Development Perspective. These are all available in the UPCIDS website and in print. To attain our UPCIDS objectives, the center presently has 12 programs which constitute the following clusters. We have the Education and Capacity Building Cluster, which consists of the Education Research Program, the Program on Higher Education Research and Policy Reform, the Assessment, Curriculum, Technology, and Research Program, and the Program on Data Science for Public Policy. We also have the Development Cluster, which consists of the Program on Escaping the Middle Income Trap, Change for Change, the Political Economy Program, the Program on Alternative Development, and the Program on Health Systems Development. And lastly, we have the Social, Political, and Cultural Studies Cluster, which consists of the Program on Social and Political Change, the Decolonial Studies Program, the Islamic Studies Program, and the Strategic Studies Program. UPCIDS also has its Local Regional Studies Network, which consists of the Cordillera Studies Center of the University of the Philippines, Baguio, and the Central Visayas Center of the University of the Philippines, Cebu. Among the UPCIDS programs, it is the Program on Alternative Development, or ALDEV program, which aims to look at paradigms, policies, practices, and projects
that are largely marginalized and excluded from the mainstream. It aims to bring these alternatives out of the margins and into the mainstream and level the playing field so that they may be regarded on an equal footing with dominant discourses and thus offer alternatives to the existing system. So the ALTEF program is embarked on the Project on Alternative Practices in Southeast Asia, which aims to document the alternative practices of grassroots peoples and communities and link these across the region to form the building blocks of a people's alternative regional integration. This is in partnership with the College of Social Work and Community Development of the University of the Philippines, Diliman, as well as with a number of non-governmental organizations or NGOs, international funding agencies, and the UP Office of Internal Linkages. The other major project is the Philippine Alternative Practices, and we have come out with a series of publications with regards to these two major projects. In its endeavor, the ALTEF program is also partnered with local international NGOs as well as international organizations such as the United Nations Education, Scientific and Cultural Organization, or UNESCO Jakarta Office, and the Philippine National Commission for UNESCO, or UNACOM. And in 2018, the ALTEF program had a joint project with UNESCO Jakarta Office, whereby it was the lead implementing agency on transforming research into policy based on the principle of social inclusion as depicted in the 17 Sustainable Development Goals. It is about inequalities, inclusive development, transparency, and leaving no one behind. A major output of this was the valorizing research and evidence for social inclusion in the Philippines, a situational analysis of selected programs addressing the shortage of primary care workforce within the primary healthcare approach. In 2019, the ALTEF program had an opportunity to work with another UNESCO agency, that is the UNICOM, on the Project on Social Protection, which advances universal, comprehensive, and transformative social protection and promotes development alternatives towards the fulfillment of people's economic and social rights and the realization of social justice. It specifically focused on knowledge, mobilization, and intercultural dialogue, promoting gender equality and women empowerment in Aita villages in Bataan. And this activity was undertaken with two organizations, that is, the Network for Transformative Social Protection and the Buhay na May Dignidad para sa Lahat. And in 2020, UNESCO Jakarta once again asked the ALTEF program to collaborate on a four-month research project on producing evidence to promote equitable COVID-19 response and recovery policies, which is the topic of the webinar today. As the webinar's concept note pointed out, it seeks to identify critical policy areas where the pandemic and the government's response and recovery have significant social and economic equity implications. It is also involving conducting research to collect inequality data evidence that employs participatory methodologies and is geared towards filling specific gaps in the availability of data evidence for inclusive policymaking and informing public discourse and contributing towards devising coherent and equitable policy solutions in critical policy areas. I look forward to listening to the research findings and recommendations which will be shared with us this morning, and I have no doubt that the presentations will generate an interesting and relevant dialogue during the open forum with regards to the current issues confronting and challenging Philippine society in light of this pandemic. And more importantly, this will produce practical and informed policies to aid government officials, agencies, and other relevant major players. Thank you and good morning to all of you. Maraming salamat, Mong Tessa. Para po sa pag-ilinaw ang ating existence. Totoo pong napaka-interesante ng ating pag-uusapan ngayon dahil sa pandemya ay nag-evolve na, no, yung mga naratibo magmula sa
maari kang, o malaki ang posibilidad na mamatay ka kapag ka nakakuha ka ng sakit, hanggang sa ngayon ay pwede nang lumabas at akapin na raw natin ang normal. So yung kurso ng pag-evolve na ito, tutuklasin natin kung ano naging forma, ano ang naging forma nito sa mga komunidad. Ina-acknowledge po namin ang presence ng ilang mahalagang samahan natin sa larangan ng pagpapaunlad ng mga pamayanan. Kasama po dito yung Office of on Empowerment and Human Rights of NCIP at si Ms. Mitch Dulay of UNACOM, Philippine.com. Ganon din po ang ating mga kasamahan mula sa kolehiyo ng College of Social Work and Community Development, ang ating po mga colleagues, si Ma'am Malu Alcid at si Ma'am Sue Nasal, at ang iba't iba at maraming mga estudyante natin mula sa Masters of Community Development. Ayan po. So para bigyan po tayo ng maikling introduction at paghahanda sa kung ano ang posible nating marinig ngayong umaga na ito, wini-welcome naman po natin si Dr. Eduardo Tadem, who is the convener of the UPSEED's Alternative Development Program. Sir Ed. Maraming salamat, Ben. At magandang umaga sa lahat ng napaunlakan kami na dumalo sa public forum na ito na pinihayag ng UPCID's AltDev Program, Alternative Development Program, kasama ang United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization or UNESCO, ang Jakarta Office. Ito pong pag-aaral na ginawa ay sinuportahan po ng UNESCO, subalit yung mga opinion na ilalahad dito ay sa mga may akda lamang at hindi necessarily opinion ito ng UNESCO. Ito ay isang disclaimer na gusto nilang ipahayag. Mag-share lang ako ng screen. Okay. Noong March 8, 2020, the Philippine government declared a state of public health emergency due to rising COVID-19 infections. The country was placed under lockdown and strict quarantine measures. 9 months have elapsed and the country remains under lockdown. Nonetheless, infections and fatalities continue to rise. As of December 7, Philippines has recorded 442,785 cases, which is the second highest in Southeast Asia, 7th in Asia, and 27th in the world, and 8,670 deaths. The government responded to the health crisis with what it calls a whole-of-government approach. An interagency task force was established, led by retired generals, mandated to scale up critical healthcare facilities in order to enforce minimum health standards. Two social amelioration programs, or SAPs, were initiated to provide immediate assistance to vulnerable families. These measures, however, exacted a heavy toll on the Philippine economy, social fabric, and political life. By the second quarter of 2020, the economy slipped into recession, which continued into the third quarter. Poverty increased, joblessness overwhelmed one half of the labor force, with 40% lapsing into part-time work, and 7.6 million families, or 30.7% of the total, experienced various levels of hunger. Business closures took place. In education, remote learning modes discriminated against poor families, unable to access the required technologies. Women, particularly in urban poor areas, became even more vulnerable to domestic abuse and harassment, and human rights concerns have also surfaced. While COVID-19's adverse impact cuts across all sectors of society, poor and marginalized communities are more vulnerable and bear the brunt of the crisis. Despite difficulties and various limitations, however, some grassroots organizations have taken up important roles in providing relief
for their communities, especially in areas where government support was lacking. In this context, it is therefore important to look into the effect of the pandemic on society's marginalized and vulnerable sectors and how they have responded to it. The University of the Philippines Center for Integrative and Development Studies Program on Alternative Development, with support from UNESCO, examined 5 grassroots cases. Number 1, an urban poor homeowners association. Number 2, a health match program of a relocated urban poor community. Number 3, a women's micro social enterprise. Number 4, an indigenous people's community. And number 5, a school for indigenous children and youth. These cases generated vivid stories narrated from the community level on how the multifaceted challenges of the pandemic are confronted and addressed. Utilizing collective leadership, mass mobilization, and self-regulation principles, members of the Alianza ng Mga Samahan sa Sitio Mendez, Baisa Homeowners Association, or ASAMBA, initiated their own measures to safeguard themselves from the pandemic, monitoring mobility, retrofitting their iron gates, establishing checkpoints, initiating a community-wide information campaign, and addressing their food needs. These self-help measures, however, were insufficient to control the spread of the virus, which emanated from surrounding neighborhoods. The prolonged lockdown, loss of jobs, and reduced income-generating activities eventually placed the community in the same situation as less organized ones. Upon the onset of the pandemic, the Bantay Kalusugang Pangkomunidad, or BKP, or Community Health Watch, immediately mobilized its members and resources to respond properly, monitoring the health conditions of the residents, providing first aid in medical emergencies, undertaking health education, and soliciting donations. Outside relief, however, have been insufficient and consistent enough to make up for the loss of jobs and livelihood and the resulting hunger. Implementation of the government's social amelioration program has been marked by non-inclusiveness and selectiveness, slow and stressful procedures, limited capacities of the local government unit, and the absence of a free COVID-19 testing program. Igting or samahan or maigting na samahan ng mga panlipunang negosyante ng Towerville is a women's social enterprise producing garment and apparel products. The enterprise character of Igting's operations has become the members' momentary saving grace as job orders for safety face masks came. Their situation, however, remains precarious and fluid, and the community has had their daily lives greatly disrupted by the lockdowns and quarantine measures, while being subjected to an inadequately implemented and late-coming social amelioration program that was also felt to be stressful, arbitrary, and selective. Quarantine measures are also inflexible and cumbersome, as well as inattentive to humane considerations when enforced. The Aita Maguindi indigenous community in 2 ancestral domains, villages, reacted quickly upon hearing of the outbreak and declarations of a lockdown and quarantine. A communication system and checkpoints were set up, donations were solicited, lockdown rules were enforced, and they learned all they could about the pandemic. Government assistance, however, came late and benefited less than 10% of the residents. But the Aitas had by then already initiated their own self-help measures and relied on their mountainous ancestral domain lands and resources to provide them with food security and physical safety. They produced their own safe masks from local materials and used their traditional indigenous knowledge about medicinal plants and fruits as disinfectants and to strengthen their immunity. The lockdown and quarantine rules, however, are alienating and strange to their culture and traditional practices. Instead, they adhere to and uphold principles of solidarity and caring for one another, constantly engaging in community-wide discussions to assess and meeting their needs despite scant resources.
The fifth case study concerns the Lumad and Bakwit schools for indigenous children in Mindanao. The Lumads had established community schools in their ancestral lands using DepEd prescribed curricula. Agriculture and health subjects were added, distilled from their indigenous cultures and ecological knowledge systems. Government counterinsurgency campaigns disrupted the schools, forcing the closure of many of them and the evacuation of about 4,000 Lumad school children. The Bakwit School was thus created, some of which had to be relocated to Metro Manila. To offset the pandemic-related school disruptions, remedial classes have been taking place. The emotional health and well-being of the students have been addressed through psychosocial support and by cultivating skills and hobbies. The five case studies featured here reveal that some marginalized communities at the ground level, provided they are imbued with the principles of solidarity, social cohesion, organizational fitness, and sharing, can undertake the proper minimum measures to address a health crisis. But because their own resources are scarce and livelihood opportunities and basic public services are wanting, their capacities to cope with a health disaster of the COVID-19 magnitude are limited and insufficient. And this is where the state and its agencies need to boldly step in, recognize and appreciate what the grassroots are undertaking on their own, and provide what the communities are in short supply of. Maraming salamat po. Salamat, Sir Ed. So meron na po tayong pahapyaw, no, o maiking silip sa kung anong inaasahan natin ngayong umaga. Bago lang po tayo magtuloy, ipapaliwanag ko lang po yung daloy ng programa. Pagkatapos po ni Sir Ed na magsalita, ay bibigyan po natin ng 10 minuto ang bawat representante ng komunidad na kasama natin ngayong umaga para ikwento ang kanilang karanasan sa gitna ng pandemya. At pagkatapos po noon, ay ilalatag po namin muli sa pamamagitan ni Sir Ed ang mga policy recommendation na nabuo namin batay sa pag-aaral na ito. At pagkatapos ay magkakaroon tayo ng open forum. So pwede pong ihanda ang inyong mga tanong or pwede pong pansamantala habang nag-iintay tayo ng oras ay i-chat po natin para po nababasa na ng mga gusto niyong sumagot. So hindi na po natin tatawagan ang dating presidente ng Asamba para sa kanilang presentasyon, si Nanay Arlinda Sapian Dante. Nanay Linda? Ayan na. Meron din. May sound ka dyan? Wala. Naririnig kita. Wala sa akin. Pero ba't wala tayo? Hindi, kasi may pinapakita sa iyo, no, ilaw. Mukhang meron po tayong technical glitch. Nandiyan na po ba si Nanay Linda sa ating mga post? Hi, Ben. Yes, Ben. Mag-intervene lang ako. Mukhang nasa labas po lang signal si Kalinda, kaka-chat lang niya. Si Ate Mina po, Mina Husto, yung magsasalita, yung BOD, at Secretary ng Asamba. Andiyan na si Ate Mina. Okay, sige. Si Ate Mina, pwede pong tawagin na natin. Pwede niya na po. Okay. Nakikita ka ba? Okay na. Hindi. Po. Wala. Naririnig okay na, po. Na po. Naririnig na ating Mina. Hello. Hello, good morning po. Gusto ko lang po munang magpasalamat dahil kasama kami sa mga napili sa case study ng aming community. So, ako po si Mina Husto. Isa po ako sa board of directors ng Asamba Homeowners Association.
Ang aming pong community ay galing po kami sa na-demolish na urban poor. Ngunit sa aming pong pakikipaglaban at pakikipag-usap sa lokal na pamahalaan, kami po ay naibalik sa aming lugar kung saan kami dinemolish. So nabigyan po kami ng katiyakan sa paninirahan na, na ipagpatayo din po kami ng bahay ng isang NGO, international NGO ng Habitat for Humanity. At ito po yung nangyari noong 1997 nung kami na-demolish. At sa ngayon po, kami naman ay, kumbaga, stable na yung aming paninirahan dito sa Astamba. So, kang community po namin ay may 345 members. Pero bukod po doon, may mga renters po kami na halos umaabot din po sa ganong bilang. So more or less po makikita nyo kung gaano kalaki yung aming community. Isang compound po kami na 1.4. Ito po dati eh, puro kami mga squatter dati dito. So ngayon po, hindi na po kami matatawag na squatter kasi nagkaroon na po kami ng pabahay at palupa na proyekto ng ating gobyerno. So yung pong panahon ng ating pandemic, alam po namin na ang kasapian, alam po namin sa kasapian na hindi lamang po kami ang apektado. So ang apektado po ng pandemyang ito ay buong mundo. Napakahirap po para sa aming mga mahihirap ang pagharap sa ganitong sitwasyon kasi po unang-una ang mga miyembro po namin ay hindi naman po hindi po lahat ay may trabaho at karamihan po sa mga nakatira rito ay mayroong trabahong daily income o yung mga tinatawag na trabahador na arawan. Gayon din po naman yung mga nangangalakal, mga sa junk shop. So, nung magkaroon po ng time ng pandemic, ito po sila, kami po yung talagang apektadong apektado kasi unang-una po dun sa mga kasama namin, mga kasapi namin na nangangalakal, hindi po sila makalabas ng kanilang tahanan para sa kanilang trabaho. So, nung time po, nung pa naman po bago mag-pandemic, eh mahirap na para sa kanila. Eh, how much more pa po ngayon na, na talagang nag-total lockdown yung ating community. Nung pong ibaba nga ang total lockdown, isang suliranin po namin is yung mga kasapi namin na talagang kumakayod lang sa paghahanap buhay sa labas ng tahanan. At nakakalungkot po na talagang nung time na kasagsaga na ng lockdown is wala talagang maitulong, wala agad-agad na maitulong ang ating lokal na gobyerno. At nagkaroon pong mga initiative na ginawa ng ating mga asosasyon. Ang Asamba Homeowners Association po, unang mga plinano namin, unang-una namin ginawa para sa pangangalaga ng aming mga ng aming lugar. Eh yung pong pagsasara ng aming gate, actually po tatlo yung aming gate. Yung isang maliit sa gitna, dalawang malaki, magkabilang dulo po. Sinara po namin pareho yung dalawang gate, yung maliit at yung isang malaki sa dulo. Nang sa gayon po, itong gate na lang dito sa unahan ang maging daanan ng mga tao. Naging para po sa mga kaligtasan ng ating miyembro. At ang pagsasara po namin po, kasabay po nito yung paglulunsad namin ng pagbabantay ng mga opisyalis at pagroronda na sinagawa po namin. Hello po. Sige po, tuloy lang po na ni Nina. Pasensya po. Okay na po. Tuloy lang po. Okay po. Pwede na po. Okay po, tuloy lang po. Ano lang po,
yun nga po, sinara namin yung mga gate. Talaga po sarado, hindi lang ano talaga pong binelding namin para po hindi mabuksan. Gayon din po naman, isa lang po ang aming daanan. Ito po para po ma-minimize namin yung mga taong lalabas at yung mga taong papasok sa aming community. Gayon din po, nagkaroon kami ng pagbabantay bawat 24 hours po ito na sa gate. Palit-palit po ang mga opisyalis natin na bantayan ang ating gate at kami para pong checkpoint na hindi po walang tagalabas na maaaring pumasok sa amin sa community namin dahil po nga sa takot namin na kami magkaroon ng sakit na maumpisahan ng isa, sigurado pong hawa-hawa kami dahil ang mga bahay po namin dito ay row house at tabi-tabi po talaga kami. Gayun din po naman, nung time na siguro po talagang wala ng trabaho yung mga kasapi namin. At pinagpasyahan po namin, pinagtulungan na magbigay kami ng ayuda para sa mga members namin. Ito pong ayudang to, ginamit namin po yung pondo ng asosasyon. Actually po yung pondo namin yun is inilalaan po talaga namin yun sa pag-aaral ng mga sponsor mo naming anak ng mga miyembro na gusto makatapos sana ng pag-aaral. Subalit, nito pong panahon ng pandemya, nagamit po namin ito para po sa pagbibigay ayuda sa mga miyembro po natin na wala na talagang makain. At ito po ay ginamit namin, lahat po ng miyembro natin ay binigyan namin. Hindi lang po ito isang beses, kundi dalawa o tatlo pa po na nagbigay kami ng ayuda bago po makarating ang ayuda ng ating lokal na gobyerno. Nagkaroon naman po ng mga ayuda, ngunit alam po namin na hindi sapat-sapat dahil po sa marami ang mga communities na nangangailangan. So, ang pagrarasyon po kumbaga, schedule. So, bago po makarating uli sa amin yung pangalawang ayuda, ubos na po yung binigay nilang naunang ayuda. Pero yun nga po ang sabi ko, nauna pa po ang asosasyon na magbigay. Kasi nakikita po namin na kung hindi namin tutulungan yung aming mga miyembro, mas lalo pong lalaki ang problema namin. At nagkaroon din po kami ng yung pong pagmumonitor ng kalusugan ng ating mga miyembro. Hindi lang po ito isang beses, lagi po namin ginagawa na nagkaroon po, sa gate pa lang po, meron tayong thermal scanner para po sa mga papasok at papasok sa ating community. At gayon din po, nagbabahay-bahay po kami, tinitiyak po namin na walang may lagnat kahit po hindi naman kami talagang health workers, pero yun po yung naging initiative namin sa takot na nga namin na magkaroon ng COVID case of COVID patient dito sa ating compound. At ang din po namin is nung pong ito pong pag-screening namin ng mga miyembro namin kapag namin pag mo-monitor ng kanilang kasulusugan is halos kada araw-araw, salit-salit din po kami na nag-monitor. At gayon din po, ang nakakalungkot nga lang po, nung time na pwede na magsipagtrabaho yung mga, pinilit pala na magtrabaho ng mga renter natin. May mga renter din po kasing naninirahan dito. So sila po yung nakasalamuhan na sa labas. Marami na silang nakasalamuhan. Nagkaroon po kami ng mga may cases din po dito. Pero hindi naman po nag-spread. Pero kami din po yung unang nagpupunta sa kanila, sa pamilya nila. At ibinibigay po namin yung tamang impormasyon kung paano yung pag-iingat at pag-quarantine, home quarantine ng pamilya. Gayun din po, binibigyan namin din pa rin sila ng ayuda dahil
unang-una po, hindi sila makakalabas ng kanilang bahay, buong pamilya. So, binibigay po namin yung unang nilang mga pangangailangan. Bigas, dilata, noodles, baboy, manok. So, andun po yung pang ilang beses nilang pangkain bago po dumating yung ayuda ng barangay. So, tinitiyak po namin na hindi sila kukulangin sa loob ng kanilang tahanan. At ang hanggang ngayon po na minomonitor pa rin po namin, kami din po siyempre yung nagre-report sa barangay kung meron ng mga naging positive cases dito sa amin. Pero salamat naman po dahil sa pakikipagtulungan po ng bawat miyembro, pakikipagtulungan po ng pamunuan, hindi naman po nag-spread ng ganun kalaki, kalawak. Siguro po nagkaroon kami ng cases dito is not more than 10. Wala pa po yatang 10. Wala pa talagang 10 na ano namin. Kasi ang usually po mga nagkaroon ng case na ganang na naging pasyente nito is yung mga nagtatrabaho na po sa labas. Ito po yung ano. Pero po sa ngayon nga na sana nga matugunan ng ating gobyerno yung ating hinihingi na sana po yung ibang naging problema ng mga kasama po namin dito, yung swab testing na hinihingi sa kanila para makabalik sa trabaho, is yun po ang minsan inaano na rin namin kung kakayanin ng asosasyon, pero talaga pong hindi, kulang na rin po kami kasi ng pondo. At pinakikiusap po namin na sana magkaroon ng na kahit man po hindi, kung hindi man libreng-libre, is magkaroon po ng low-cost na swab testing para po dun sa mga kapatid namin na nagnanais ng makapagtrabaho muli. Marami pa rin po kasing hindi nakakabalik sa trabaho nila. Yung iba nagsara na po yung mga trabaho, at yung iba naman po is nagbabaka sakali sa ibang lugar. Ang nakakaawa po dito din mga estudyante namin na nag-aalala po sila dahil paano pa daw sila makakapag-aral, lalo po ngayon na time ng online learning, online studies, yung iba naman po talagang wala naman po pinagpakabit ng mga internet connection, mga ano. So, isa pa rin po naming suliranin yun. Kung meron man lang sana kaming ano ba yung mababang internet connection at malakas na connection dito, sana matulungan po namin yung aming mga estudyante. At mag-aalala din po sila kasi yung mga tatay nila hindi na nakabalik sa trabaho. Yun naman pong mga OFW dati, hindi na rin po nakaalis ng bansa. So, nag-aalala pa rin po kami sa kahihinatnan ng aming mga miyembro. Pero gayunpaman po, nagpapasalamat kami dahil, yun nga, nakikipagtulungan sila. Marunong po silang mag-ingat din. Marunong din po silang sumunod sa amin, sa mga patakaran, sa aming curfew hours na alas 8 pa lang dati, isarado ng mga ano. Pero ngayon po, pinapayagan na po namin alas 10 yung mga tindahan. Pero ganun pa rin po ang aming protocol na safety protocol namin. Iisang gate pa rin po ang nakabukas. At yung pong mga nagtatrabaho namin na daily basis, yun nga, hindi pa rin sila makalabas yung mga nangangalakal kasi ayaw pa rin pong payagan ng mga subdivision na pinupuntahan nila. At isa po yun sa nagiging problema namin. Gayon din po doon sa mga senior citizen na yung kanilang mga vitamins, yun ang iniisip din po nila, yung pangangalaga sa kanilang pangkalusugan na hindi po nila matugunan kasi wala na po silang hanap buhay talaga. At ang nagiging hanap buhay nila, yung pong mga face mask ngayon, yun nga na bebenta sila ng mga ano, face shield, face mask. Salamat, Ate Mina. Apo. Salamat po. Nang marami. Thank you po. Thank you. Kwento. Ramdam na ramdam namin na yung
concern sa iyong community, no? At napakaganda nung nilatag mo kasi kung matatandaan natin ang usapin ng pandemic at ng COVID-19, lalo na nung nagsisimula, umikot sa usapin ng disiplina, no? Na para ang mga tao ay mga aso na kailangan takutin at saka i-train para magkaroon ng disiplina, no? Pero sa ginawa mong presentasyon, naging maliwanag na ang mga taong komunidad ay nakahanda, may kakayanan, at nasa puso nila na alagaan ang kanilang sariling komunidad, no? At yung pagbibigay ng sarili niyong pondo mula sa asosasyon para pakinabangan ng komunidad. Napakagandang pakinggan at nakakataba ng puso at humina. Maraming salamat po. Ang Asamba po ay alyansa ng mga samahan sa Sitio Mindez by sa Homeowners Association Incorporated. Okay. Ang susunod po nating magsasalita ay manggagaling naman sa mabuting na samahan ng mga panlipunang negosyante ng Towerville Incorporated. Kasama po natin dito ang walang mga kakupas-kupas na opisyalis ng IGTING. Ang magsasalita po para sa kanila ay si Nanay Weng, si Ms. Rowena Osal, representative ng IGTING. Nanay Weng. Wala na wala na yung ano mo. Okay na ma'am, okay na po. Apo, naririnig po kayo. Yes po ma'am, magandang umaga po sa lahat. Muli, ako po, Rowena Osal po, pioneer member po ng maigting na samahan, panlipunang negosyante ng Towerville. So, nagagalak po kami na isa po kami sa nabigyan ng pagkakataon upang makapagbahagi ng naging karanasan namin, kung paano kami nagsimula at ano nga ba yung mga ang naging karanasan namin na mga hamon, pagsubok ng umabot po itong pandemyang ito. So kami po dito po sa Towerville, kami po dito ay mga relocate galing po ng Maynila na nagsama-sama po para makapagbuo po ng isang samahan. Sa pamamagitan po ng tumulong sa amin na isang NGO, ang Camp Asia po, sila po yung naging daan kung paano nabuo yung samahan namin. At kami po ay pinadaan sa isang pagsasanay kung paano matutong manahi ang lahat-lahat po ng kaalaman upang makapagbuo ng isang damit o isang mga bags ay sinanay po kami from TESDA po yon. So, nang kami po ay natapos na magsanay, kami po ay tinuwangan din po ng UP, ang Community Development Student po, na sila po ay nakipamuhay dito sa amin upang magkaroon kami ng kalaman ukol po sa isang samahan. Kasi dati po talagang wala kaming alam o pagbangga dating po sa mga ganong usapin. So, sa pagtuwang nila, unti-unti kaming nabuo, nagkaroon ng kalaman. At yun nga po, from 2011 hanggang 2020, nagpapatuloy ang aming negosyo. So, ang negosyo po namin ay isang producer po kami na social enterprise po. So, nagpo-produce kami ng iba't ibang klase, mga damit, uniform, mga bags. So, ganun po kami tumatakbo for how many years. At hindi po maalis yung mga pagsubok. May mga struggle kaming pinagdaan na napakarami po. Dahil nga po, alam naman natin bilang isang samahan ay marami pong nagiging problema dyan. Lalo't iba-iba tayong mga tao na nagkakasama-sama, may mga iba-ibang paniniwala yan. May iba't ibang ugali. So, struggle po talaga lagi ay ang pag-uugali. Pero po dahil nandun po yung ang aming layunin na ang manatili ang hanap buhay dito sa Towerville, dahil since from the start, yun po talaga yung naging hamon sa amin, yung hanap buhay dito. So, sa Maynila, kahit squatters kami doon, pero maalwan kaming nakakapaghanap buhay. Pero nung dito na po, sobrang hirap po talaga. So, yun po. So, nang nabigyan kami ng pagkakataon, tinuto namin ang mga sarili, nagsikap kami kung paano namin masusustain ang hanap buhay na ito. So, ito na nga po, nag-2020, tahimik na naghanap buhay, pero bumulaga po ang pangyayaring ito, ang pandemya po. So, nung nagka-pandemya na nga po, nag-declare ang ating government ng total lockdown at kinakailangan naming sumunod. So, nag-stop po ang hanap buhay namin. Ang 43 members na nasa center base at ang 12 na home base ay biglang parang gumuho po yung pag-asa natin na papano na ang buhay. Papano na yung pangangailangan natin sa araw-araw.
lalong-lalo na po yung pangangailangan pagdating sa pagkain po. So, sabi po, nung kami na ay nag-lockdown, nasa bahay kami na natili, at sabi nga po, magbibigay ng mga ayuda, at inasahan po namin yun. Pero may mga pagkakataon na marami po kaming nadaanan ng mga hamon sa pagbibigay po ng ayuda. So nais ko po munang ipasa ang aking mikropono para po makapagbahagi din po ang aking kasamang si Kabilen. Ukol po sa naranasan din po nila sa kanilang, kasi by phase kami, phase 5 si Ate Belen. So pioneer member din po siya para po maibahagi din po niya yung naging karanasan ukol po sa mga distribution po ng mga ayuda po ng ating government. Ate Belen? Hello po. Hello po, magandang umaga po. Magandang umaga, Nanay Belen. Tuloy po. Opo. Dugtungan ko lang po yung kinuwento ni Rowena doon sa mga sinasabing ayuda. Wala naman tong problema doon sa ayuda. Ngayon lang, medyo yung ayuda na yun, parang gaya ng sinabi ng Asamba, nagdudubol ano ko. Mena. Eko. Nag-i-eko yung ano ko. Gan ba talaga yan? Gaya ng sinabi ng... Yan, mas okay na na eh. Mas okay na po ngayon. Gaya ng sinabi sa Asamba na hindi talaga sapat yung ayuda nung binigay ng gobyerno. So, ang nakasurvive po sa amin, yung partners namin sa Camp Asia, yun yung parang nakapag-survive kami kasi nagbigay po siya ng tatahiin namin face mask. So, ang dami namin tinahi na face mask. Parang unti-unti kaming nakabangon, pati yung PPE, na talaga namang eksperto kami doon sa paggawa ng mga ganyan dahil mananahi po kami. Kaya malaking tulong sa amin yun para maayudahan namin yung mga membro. Pero yung sinasabing sa komunidad, hindi po kami talaga nakabigay ng tulong doon kasi po sa sobrang dami namin dito, alam nyo naman Manbina, di ba? Ilang families yung dito sa phase 5 lang, sobrang dami. So hindi namin kayang tugunan yung kanilang mga pangangailangan din. Pero yung sa mga member namin, natugunan din naman namin yung pangangailangan kasi po kahit papano, kumikita rin naman kami sa pagtatahe ng face mask at saka PPE. So, at sa mga noong mga nakaraan na nag-lockdown kami, mayroon kaming kliyente na tinulungan kami, binigyan kami ng pera para pambili po namin ng bigas. Kaya nakatulong din sa mga member. Kaya malaki rin ang pasalamat namin kahit papano ay nakasurvive kami ganung, kahit papano sa ganung paraan may tumulong sa amin. Lalo na yung sa mga sarili namin dahil siyempre yung mga tulad nila may mga asa-asawa, hindi rin parang na-lockdown lahat, wala din talaga lahat ng trabaho. Kaya kaming mga babae, kami na lang tuloy yung parang pinaka-padre di pamilya na, dahil kami po ang kumikita. Hanggang ngayon yung ibang mga asawa nila hindi pa nakabalik sa trabaho dahil yung iba tinanggal. Kaya yun yung hamon sa mga tao ngayon dito sa Towerville, na kung alin na paraan na magawa namin para sa aming pamilya. Dahil ang tulong ng gobyerno ay diba stop na, wala na pong nangyayaring ayuda. So, kailangan talagang maghanap ng paraan para mabuhay namin ang aming pamilya. So, ganun po, patuloy lang kami na patuloy namin yung negosyo namin dito sa IGTIM para kahit pa paano, hindi po kami magugutom para ang aming, tulad sa mga anak namin, dahil ngayon nag-aaral, kahit sabihin nating online, module, hindi ka naman pwedeng mag-online na hindi ka magpatakabit ng internet. So magkano ang internet? Buwan-buwan, napakamahal. Kaya yun po yung hirap ngayon ng mga pamilya dito sa Pilipinas na napakababa yung ng internet. Hindi natin kayang tulad sa gobyerno, dapat makatulong yung gobyerno natin na maayos yung signal, yung internet para
dahil sa mga panahon ngayon, yun talaga ang pinaka-importante sa lahat sa mga estudyante. Dahil yun yung ginagamit nila para sa kanilang pag-aaral. So, yun lang po ang maisi-share ko kasi hanggang ngayon, pandemic pa rin tayo. Sana, sabi kong ganyan, dumating na yung sinasabing vaccine para ang mga tao makapagtrabaho, para din makabangon para sa kanilang pamilya. So, ganun po ang maisi-share ko lang. Baka may idugtong pa si Rowena tungkol dun sa pandemic na ito. So, yun po. Siguro po, ang para po sa aming samahan, ang isa pong napakaganda po siguro nangyari ay yung natuto kami kung paano po magkaroon po ng hanap buhay po. So, ang alaman na yon ay nagamit namin na nagkaroon ngayon ng pandemic. Dahil hindi naman po talaga natin inasahan ang pandemya ito. Buong mundo po hindi ito inasahan. Pero dahil po sa natutuhan namin kaalaman, yung pagpapatakbo ng hanap buhay negosyo, ay nagamit namin ito upang makabalik po kami sa pagpo-production po na ang laking tulong sa mga pamilya, bawat pamilya po, na mayroon pong kinikita ang mga nanay. Wala man pong kitain ang mga asawa, pero yung mga nanay na nandiyan po, patuloy na naghahanap buhay. Pero mayroon pong mga maraming pagbabago sa trabaho namin dito. Patuloy po yung pagsunod namin sa mga protocol na para ng Department of Health. Yung kailangan natin pairalin ang everyday using face mask, yung social distancing po, every time po, alcohol. So, sinundan po namin yon upang mapanatili po namin yung kaligtasan dito sa aming tahian dahil siyempre po marami kami na nagsasama-sama, patuloy na nag-production araw-araw. Na masaya po na nakabalik pero nandun po kaakibat namin yung takot, yung pag-alala, yung pangamba. Dahil takot na hindi namin alam kung sino yung career na nakasalamuha namin. Pag-alala po, baka po may mahawan, ganun pangyari. So, nandun po yung takot na isa lang po ang mga permisyo ay ang lahat po madadamay, kasama po ang pamilya ng mga bimbo po. So, yun po yung naging isang hamon sa amin na ang mga napangyayari na yan ay patuloy namin iniibsan sa ginagawa namin activity araw-araw na bago magsimula ng production ay magsumba po kami. So pag susumba, nare-release namin yung stress at kami po ay napapangiti upang patuloy na maging malakas para sa paghahanap buhay. Dahil sabi na po, mahirap po natin iasa ang buhay natin sa ating gobyerno. Kung sa dami naman po ng susuportahan, alam namin na talagang lunod na tayo sa pangungutang. Pangungutang po, naiintindihan namin yon. At sobrang po akong nalulungkot sa mga ganyang pangyayari. Pero po, sa gobyerno natin, ang hiling namin na patuloy niyong tuwangan ang mga katulad namin na nagdinegosyo sa laylayan. Katulad po ng BDI, na nandiyan naman sila. Inulungan nila kami. Nabigyan kami nila ng ayuda na materyales upang patuloy na makadagdag sa aming puhunan. At ang isa din pong pinagkasalaman po yung binigay na ayuda sa amin ng UP Research po, yung programa niyo po. Nabigyan niyo kami ng ayuda. Iyan po ay ipinamahagi namin sa aming mga miyembro. Dahil po yung time na yan, mag-stop ulit kami dahil naubos na yung natapos na yung production. So, stop ulit. 1 week siguro kami nag-stop at ibinigay po namin yan upang makabili din po ng pangangailangan nila. So, yun po. Salamat. God bless salamat. Po. Maraming salamat po. Salamat, Nanay Weng, Nanay Belen. Maraming salamat po. Apo, salamat po. Buti pa si Nanay Belen na lungkot na hindi lahat nabigyan ng ayuda at saka hindi natutungan. Iba dyan, ewan na lang. Katulad din po ng presentasyon ng Asamba, no, pinatunayan ng IGTIM, no, na ang komunidad ay kayang magsagawa ng mga inisyatiba para tugunan yung konkretong pangangailangan nila. No. Hindi nakasentro sa mga ini-imagine na problema. Saan nyo po yung usapin ng caning o yung paggamit ng yanto. Talaga. Sunod na po natin, ang sunod na magsasalita, si Nanay Maribit Atacador, ng Bantay Kalusugang Pangpamayanan para naman ikwento ang kanilang karanasan
sa hanay ng mga health providers o health caregivers ng lokal na komunidad ng barangay Gaya-Gaya sa Jose del Magulangan. Nanay Marie V. Yan. Isa-isa lang kasi. Wait lang po. Sige lang po. Ayan, nakita din. Ayan po, good morning po sa lahat. Magandang umaga po sa lahat, lalong-lalo na sa pamunuan ng Center for Integrative and Development Studies, CIDS, UP, Diliman. At lahat ng katuwang sa programang ito, kay Sir Ed, Sir Ed Tadim, Sir Carl, Mambina, at iba pa. Napakapalad namin na isa kami sa napaunlakan at makapagbahagi ng karanasan nitong panahon ng pandemic. Ako po si Marilyn Atacader ng Pangulo ng Bantay Kalusugan Pampamayanan o BKP ng Gaya at Barangay Minuyang Proper so ng San Jose del Monte, Bulacan. Ang BKP ay isang samang pangkalusugan na na-organize ng health program ng kampus. Ang lawak pala ng Minuyang Proper? Sa aming lugar na isang relocation site, kami po ang nagsisilbing tagapagbantay ng kalusugan sa aming lugar na bumubuo ng mga sumusunod. BKP pang-pamilya, BKP pang-paaralan, BKP pang-kalinga, at BKP pang-samahan. Nang ating mga membro ay mga nanay at tatay mula sa bawat bloke ng aming lugar. Mga mag-aaral sa bawat seksyon na kanilang paaralan. Mga may sakit na iisa ang layunin para gumaling tulad ng high blood, diabetic, at mga buntis. Ganon din ang iba't ibang samahan o grupo sa aming lugar. Tulad halimbawa ng homeowners, association, at kababaihan. Ang tatlong pangunahing gawain ng BKP ay ang health monitoring, health education, at ETS rescue. Na ang kanyang hangarin upang siguraduhin na mamonitor at mabantayan ang mga pasyente sa pamamagitan ng pagkuha ng blood pressure at blood sugar. Mabigyan ng kaalaman ang mga tao kung ba't ibang sakit na maaari nilang maranasan sa kanilang pamilya at ipalaganap ang kahalagahan ng kalusugan ay kapangyarihan. Pagtugon sa mga pasyente at pagbibigay ng paunang lunas bago dumating ang rescue upang madala sa pinakamalapit na paggamutan. Ang misyon ng BKP ay ang makahikayat sa mga tao na sumali at iparamdam na napaka-importante ang kanilang partisipasyon. Ang layunin ng BKP ay isang maayos at malusog na pamayanan. Nakipagtulungan din po tayo at nakipagtulong din po ang BKP sa ating local government na mga barangays na ating nasakupan upang tayo ay suportahan sa ating gawain sa komunidad. Sa darating na taon ay formal po ang partnership natin sa kanila. Ganun din po ang Bulacan State University College of Nursing ay magkakaroon din po ng memorandum para formal na pakipagtuwangan sa mga gawain sa community. Nang dumating ang pandemic, ang samahan sa kabila ng panganib na pwedeng makuha namin, patuloy pa rin tayo sa pag-area, pag-monitor sa mga pasyente. Nagbigay tayo ng mga flyers at leaflets tungkol sa COVID-19. Nakatuwang din tayo sa pagbabantay ng gate sa aming lugar at palengke upang masiguro ang social distancing, pagkuha ng temperatura na labas-pasok sa aming lugar. Nagkaroon din kami ng relief operation sa tulong na rin ng mga partners. Tayo po ay naka-awid na pagbibigay ayuda sa mga membro tulad na lang halimbawa ng mga bigas, dilata at iba pa. Nakipag-ugnayan din ang ating samahan sa mga mananahi ng Barangay Gaya-Gaya or Gigi Sower. Tayo po ay nagpatahi ng face mask na mahigit 1,000 peraso na ating pinamigay sa mga member at non-member. Panahon ng pandemic, tayo ay gumawa ng group chat upang doon mag-post ng iba't ibang awareness sa ating mga membro, lalong-lalo na ang COVID-19.
ginagawa natin ito 2 beses sa 1 linggo para bigyan sila ng kaalaman tungkol sa iba't ibang sakit. At para na rin maibisan ang kanilang takot tungkol sa COVID-19. Sa kabila ng pagwahinto ng aming katuwang na Korean NGO, ang mga serbisyo at programa sa aming komunidad, pinagpatuloy namin ang paggawa ng doormat, mga pagholder, upang may pagkakitaan ng ating mga weavers na member na rin ng BKP. Ang ating livelihood committee ay linggo-linggo naghahatid sa mga bahay-bahay upang pick-upin ang kanilang mga finished product, ang ating mga weavers. Noong nakaraang buwan, hindi po naging hadlang ang pandemic. Tayo po ay nagkaroon ng seminar online sa pangunguna ng Bulacan State University upang bigyang kaalaman ng ating mga membro patungkol sa COVID-19. Sige lang, Nay. Ngayon, darating na buwan, ay magkakaroon kami ng online health festival na taunang gawain ng BKP sa aming lugar. At magkakaroon din po kami ng planning para sa darating na taon upang pag-usapan ng samahan ng pangkalusugan kung ano po yung aming dapat gawin para sa darating na new normal na tinatawag ng ating gobyerno. Yan lamang po at maraming salamat. Maraming salamat, Nanay Vic. Makita mo naman ang kanyang background. May flower. Talagang passionista si Nanay Vic. Pinagmamalaki po namin, ano, katulad din nung una-una nating dalawang presentasyon, ang ating mga komunidad ay may kakayanan hindi lamang maglunsad ng mga sariling inisyatiba kung hindi magkaroon ng sariling suri para mapag-aralan ang mga totoong pangangailangan ng kanilang mga kapwa, miyembro sa komunidad, at ito ang kanilang tinutunan. Kahanga-hanga rin yung presentasyon ni Ate Marie Vic na ipakita niya paano naging creative ang BKP, paano naging innovative para makaugnay, para hindi maputol ang pakikipag-ugnayan sa mga kapwa, miyembro sa komunidad, kahit man sa gitna ng pandemya. Maraming salamat ulit, Ate Marie Vic. Ang susunod pong magsasalita ay ikikwento naman ang naging karanasan ng mga item maging disaporak Pampanga. Sa kasamaang palad po, hindi natin makakasama mismo ang mga kapatid na Aita, pero sila po yung nakasama natin sa pag-aaral, no, itong mga magsasalita ngayon. Tinatawagan po natin si July Sumayop, isang mag-aaral ng Master of Community Development at volunteer researcher po ng UP OutDev program. UP Seeds OutDev program. July, go ahead. Magandang umaga, magandang maranon sa salitang wikang Aita Mag-Indi. Bilang katuwang na rin ng mga katutubo Aita Mag-Indi sa nang matagal na panahon, siguro ako na lang magsasalita for the child. So, kukuwento ko yung naging karanasan nila sa pagtugon sa pandemya. Nung tumama yung COVID-19 sa Pilipinas, isa ang Porok Pampanga sa mga unang nagkaroon ng kaso at nagpatupad ng lockdowns. Ang komunidad ng mga katubong ay Pamag-Indi ay siya ring matatagpuan sa bulubundukin ng Porok Pampanga. Kabilang dito ang Barangay Kamyasa at Barangay Planas. Isa din sila sa mga una at unang sumunod at nag-implementa ng mga health protocols na ipinatupad ng lokal na pamahalaan. Kalakhan sa impormasyon na nakuha nila tungkol sa COVID-19 ay nanggaling sa radyo, telebisyon, mga social media platforms at mga kwentuhan na dahilan na rin sa pagputok ng COVID-19 sa Pampanga. Dahil na din dito ay kailangan nilang sumunod sa health protocols at nagpatupad sila ng community quarantine, naglagay ng mga checkpoints at mayat-mayang paghuhugas ng kamay kapag may rasyon ng tubig, paggamit ng face mask, alcohol, sabon at iba pang disinfectant kung may ibinibahagi ang lokal na pamahalaan. Sa usapin ng ayuda,
hindi rin lahat ng katutubo ay nabigyan ng tama at sapat na ayuda. Tulad ng sa Planas na pinaghati-hatian ng mahigit kumulang 250 na pamilya ang ayuda na dapat ay para sa 27 na pamilya lamang. Nakatanggap din ng din naman ng mga pamilya sa Kamyas, ngunit kulang din ito. Meron rin programa ang DOLE, Department of DA, Department of Agriculture, na Community Farming Program na sa loob ng 700 families na qualified ay 40 lamang ang naging beneficiary nito. Nagbigay din na ang DSWD ng dagdag na ayuda ngayon lamang Oktubre na 70 kits ng PPE para naman sa Barangay Planas. Pumapasok rin yung usapin ng blended learning program na isinusulong ng DepEd. Na ngunit isinistantabi nito ang department mga department order na nagpapatibay sa kahalagaan ng IPED curriculum integration. Ang mga module ay nakasulat sa Ingles, Tagalog at Kapampangan, ngunit walang module na nakasulat sa wikang item. Dahil na din sa pilit na pagpapatupad ng online class ay hirap ang mga katutubong makasabay dito dahil na din sa kakapusan sa gadget at internet. Ito lamang ay ito lang ang ilan sa mga usaping na katali sa mga programa at patakaran na ipinapatupad ng pamahalaan. Hindi pa kasama dito ang mga naratibong tulad na sinasabi ng mga tagapatag na ang mga AITA o sa mga AITA nang galing ang COVID-19, ang pagbabawas ni CAP puno sa bigas na donasyon para sa mga AITA, pagpagbalot ng takot sa komunidad sa unang araw ng pagkalat ng balita at iba pa. At ang sadyang kakulangan ng nararapat na kagamitan para maayos na may patupad ang minimum health requirements at health protocols. Dahil sa likas na madiskarte, malikhain at mapagkalinga ang mga katutubo, ay nagsimula silang sa mga inisyatibang nakaugat sa pag-agapay sa bawat isa sa panahon ng pandemya. Estranghero ang konsepto ng lockdown at social distancing para sa kanila, kaya't hindi din sila nagpatubiling kumalap ng impormasyon tungkol sa COVID-19 at pandemya. Nagkaroon sila ng talakayan tungkol sa pagbabalik sa kasaysayan, kung meron ba silang naging history tungkol sa pagkakaroon ng pandemya sa mga katutubong komunidad. Nagsaliksik sila sa pinakapayak na paraan, at nagkaroon sila ng pagsusuri batay na rin sa kanilang naobserbahan. Dito ay napagtanto nila na nila ang kahalagahan ng lupain ni Nuno na kakanlong sa kanila sa kaligtasan sa panahon ng kalamidad. Dahil dito ay may sigurado silang mapagkukunan ng pagkain, kaligtasan sa sakit, at kaligtasan na rin sa mga tagalabas. Dahil kailangan din nila ng health na sumunod sa mga health protocols, ay nagtayo sila ng mga checkpoints na sila din ang namamahala. Walang naaabuso, walang ginagawang katatawanan, at silang at isinasaalang-alang ang pangangalaga sa karapatang pantao. Nagkalap din sila ng mga halamang gamot, ugat na mabisa sa pagpapagaling ng sakit sa baga at pagpapalakas ng katawan. Meron rin silang mga nakuhang halamang gamot na kanilang pinapakuluan na palamig at ginagawang disinfectant sa kamay. Gumamit din sila ng mga katutubong rekurso para sa proteksyon dahil na nga rin sa kakulangan ng ibinibigay na mga material pang proteksyon tulad ng mga face mask, ay gumamit ang mga katutubo ng tulad ng balat ng bulot ng puso ng saging na ginawa nilang face mask. Nakasandig rin sila sa pagtitiwala sa mga BHW ng komunidad. Kahit limitado ang alam nito tungkol sa sakit na dulot ng COVID-19. Nagkaisa din sila at pumayag na paghati-hatian ng mga benepisyaryo ang pakinabang ng ayuda para sa pamilyang hindi nakatanggap ng SAP. Parehas rin ito sa programa ng DOLE at Department of Agriculture. Nagkaisa ang komunidad na ang magiging ani ay ibabahagi sa lahat at patuloy silang magtatanim. Nagkaisa ang komunidad na ibahagi sa lahat at lalo na sa mga lubos nangangailangan ang benepisyong ayudang kanilang natatanggap. Lalong-lalo na ang pagsasalo-salo sa mga payak na rekurso.
Patuloy din ang kanilang pakikipag-network sa mga katuwa nilang organisasyon upang patuloy rin ang pagtutulungan. Dahil na din sa kakulangan ng ayuda ay may panahon na yung mga tao kamyas ay nag-ambagan sila ng tago 100 pesos. Sila yung mga four-piece beneficiaries. Nag-ambagan sila ng 100 pesos para mabigyan yung mga pamilyang walang natanggap na ayuda. Okay. Bukod pa dito ay nagkaroon rin sila ng mga inisyatiba na hiwalay pa sa nangyayari ngayon tulad ng bumuo sila ng video documentation na papakita yung kanilang tugon sa panahon ng pandemya para ma-dokumento rin nila ang kanilang tugon at upang may pakita rin nila sa lahat ang nakaya nilang tumayo na mag-isa kahit sa ganitong panahon. Sila ay sumandig sa kanilang angking lakas na nakaugat sa kanilang pagsasama-sama at hindi sa pag-iiwahiwalay. Yun lang po. Maraming salamat, July. Si July at si Jet po ay mga estudyante ng MCD na inampo na po ng komunidad ng AITRA. May naghihintay na raw na lupa sa kanila doon. Mula po sa presentasyon ni July ay naging maliwanag, no, na para po sa mga kapatid nating katutubo, ang naging sandigan ay kultura at ang kanilang lupain nino. Ganon din yung value o prinsipyo ng pagsasama-sama, hindi ng paghihiwa-hiwalay. At prinsipyo ng pagpapalakas ng loob ng bawat isa, hindi ng takutan, no, at hindi ng paluan. Maraming salamat muli, July. Para naman po sa hanay ng mga Lumad and Bakwit Schools, magsasalita po para sa atin si Teacher Rose Hayahay, isang volunteer teacher po ng Save Our Schools Network. Rose? Yan, magandang araw po sa ating lahat. Muli, ako si Rose Sayahay, isang voluntaryong guro ng Salupungan School sa Mindanao. So ngayon, i-share ko po sa inyo kung ano po yung kalagayan ng mga paaralang Lumad ng Bakwit School sa gitna po ng pandemya. Pero bago ko po ipwesto doon, bibigyan ko po muna kayo ng paunang situation, no? Before po ng pandemic, before nagkaroon ng COVID-19, ay meron na po mga attacks on schools na nangyayari sa Lumad communities. Kasi yung paaralang Lumad, ang isa sa mga Lumad communities. So, during Duterte administration, nagkaroon po ng 1,030 na mga attacks on schools at victims po ay 93,977. So, kabilang na po dito ang pamamaslang sa aming estudyantes, value by out. No, frustrated killings sa mga sa kapwa ko teachers si Sir Miguel, yung trump up and fabricated charges, no, sa mga teachers, forcible displacement, marami pa pong human rights violation. So yun, marami na pong hindi po naabtan ng serbisyong pang-edukasyon ang mga paaralang Lumad, kaya ang Lumad communities kaya nagkaroon ng paaralang Lumad. At during pandemic po, habang ang buong mundo ay nagkakagulo dahil may pandemya, dahil may COVID-19, dahil may krisis pang kalusugan, ay hindi po huminto ang state, no, ang state forces, ang estado, at marami niya ay aabot na po sa 178 na mga paaralang Lumad ang napasara, disenfranchising 5,500 na mga estudyante. Ngayon, hindi po huminto yung pang-atake sa mga paaralang Lumad. Di ba po, sobrang nakakainis naman yung wish sana, no? Yung pera gasong. Hindi din po huminto yung harassment and intimidation, lalong-lalo na sa ating mga teachers,
no, may mga biktima din po ng illegal na pag-aresto, may marami din po ang evacuate dahil nga sa kaguluhan, dahil inside Dumad communities merong nagkakaroon po ng divide and conquer. So, kung sa AITA may pagkakaisa sila, sa amin naman po sa mga Lumad communities ay may nag-recruit ng Alamara para military, para pag may nagkaroon ng patayan, sasabihin nila ito at babansagan na lang itong tribal war. Pero sobrang linaw po kung sino ang gumawa niyan. Hindi po kaya ng Lumad, no, ng katutuo na bumili ng armas. Yan. At ang ito pa po yung ano, dahil sa red tagging, no, naging tuntungan yung red tagging, yung pang-red tag sa mga teachers, no, sa mga estudyante sa paaralan para madami ang maapektuhan. Ngayon, paano aangkop ang Lumad communities? Paano aangkop ang Lumad communities sa isang blended kind of learning? Una, kung online, may signal ba doon? Wala. No? May kuryente ba doon? Wala. May kakayahan ba ang mga Lumad na bumili ng laptop, ng wifi, ng cellphone, ng Android? Wala. Pangalawa, kung module naman po, sino po ang mag-guide sa mga bata? No? Sino po yung magtuturo sa mga bata, mag-guide? Eh, yung mga bata na nakapag-enroll po sa Lumad School, ay sila po yung kauna-unahang membro ng pamilya nila na nakapag-aral. So, sobrang imbis na makatulong kami, kami yung tumutulong, ang mga Lumad Schools ang tumutulong ay binubusalan, no? Pinipigilan kami. Actually, last December 3 po, pumunta po kami sa harap ng Departamento ng Edukasyon para manawagan, no? Manawagan na ng urgency, agarang aksyon para kung ano yung konkretong plano ba ng gobyerno sa usapin ng edukasyon, lalo-lalo na ng Department of Education, pero ano ang ginawa? No, sa pilitan po kaming pinaalis doon, humingi po kami ng 30 minutes na para makapag short program, no, para po hingi, para ma-call out yung attention ng mga tao ng opisina na hello, eto na po yung kalagayan naming mga Lumad, no, habang ang tagalungsod ay nahihirapan, ano po kaya kami na andun talaga sa bundok, pero pinaalis po kami. Kahit, at nagpapakita po yun na kahit pala dito sa lungsod ay may diskriminasyon at hindi pinapakinggan ang boses ng mga katutubo. Kaya naman po, sobrang nakakagalit, nakaka-agitate na ang kalagayan, no? Ang kalagayan hindi lang ng mga Lumad, hindi ng lahat ng mga estudyante na biktima ng ganitong sistema. Yung Lumad Schools po pala ay highest expression at pag-exercise ng right to self-determination. At sana, no, yung Lumad Schools ay siya, ito yung sasagot sa pangangailangan ng community. Kung walang health center doon, yung Lumad Schools ang sumagot. Walang school doon, yung Lumad teachers yung sumagot. Kahit po kubo ang aming mga paaralan, pero paaralan po yun, no? At may mga military encampment na nangyayari amidst pandemic. Kaya naman, isang nakakahamon. Nakakahamon ang panahon na to, lalong-lalo na sa mga kapwa katutubo, no, na sana na ay may boses, no, sa mga kapwa katutubo na may posisyon na makinig sa amin, na sa amin na andun under militarized, no, na may pagbimina na sa mga lupang nuno. Ang laban po na ang laban ng Lumad, hindi siya laban ng Lumad alone. No, before po nagkaroon ng bagyo, before po nagkaroon ng mga sakuna dito sa lungsod, ay kami po yung unang naaapektuhan. Ngayon, kung sasabihin po natin na save the environment, paano natin i-save ang environment? Eh, yung frontliners nga po ng mga environmental activists ay may displacement at hindi napapansin. Kaya isang hamon para sa ating lahat. Kasi, yun nga, nasabi ko na kanina, no, na the fight of the Lumad for education and access to land is a fight for the environment. The fight to protect the Pantaron Range, just like the fight to protect the Sierra Madre, the Amazon Forest is a fight for the planet. Kami po, kami pong mga kabataan, ang susunod na henerasyon, ang tagapagpamana, ang pinaka-pinaka-malalaki sakuna kung hindi natin protektahan ang lupang ninuno. Kung hindi natin protektahan ang tagapagtanggol ng lupang ninuno. Kaya naman, bilang panghuling salita, ay i-quote ko po, no, na lumaban na kami noon, Alcantara and Sands laging concession. At tingnan niyo po kami ngayon. Andito po kami sa Metro Manila,
nagbabakwit, patuloy po pag-aaral, no? Sa Cebu, patuloy po yung pag-aaral. At sa Haran, Davao City, kahit po patuloy po yung red tagging, patuloy po yung pagsampa ng gawagawang kaso ng mga bogus at nagamit na, no? Mga nabayaran. Na at pirsahang nagsalita against lumad schools ay andito pa rin po kami ngayon tumitindig. The night may ang gabi po, no? The night may seem so long. But nobody, not even Duterte, ang pamamasista, ang pamamaslang, ang pagpapasara sa mga lumad schools ang cannot stop the dawn from rising. After all po, ano po eh, ang after all, hope is stronger than fear. Good day. Salamat po. Dayan Rose. Napakaganda na kanyang pagbabahagi. Mahirap, no? At nakakadurog ng puso na maisip na maliban pa sa takot sa pandemya, may iba pa kayong takot na hinaharap, no? Pero sabi mo nga, ano, hope is stronger than fear ba yan? Padala mo nga sa akin yan. Kailangan natin yan mga panahon na to. Galing po sa mga pagsasalaysay ng mga karanasan at mga sariling inisyatiba ng mga komunidad nating nakasama sa pag-aaral na ito, ay nakapamulot po kami kasama ang mga komunidad natin ng mga aral, no? At ito po ay nakabuo ng ilang mga policy recommendations na ilalatag po sa atin muli ni Sir Ed para po sa inyong kaalaman at para na rin sa kaalaman ng mas nakararami. Sir Ed, go ahead po. Okay, maraming salamat sa lahat. Maraming salamat sa lahat ng nagbahagi ng kanilang mga karanasan bilang pagtugon nila sa pandemya. Very inspiring at talagang nakakapagpataba ng ating mga puso ang kanilang mga ginawang mga pamaraan upang tumugon. Pagamat kulang nga ang ayudang inibigay ng ating pamahalaan. Ito pong share ko lang yung screen. Okay, ito pong listahan ng mga policy recommendations na ginawa namin ay batay na rin sa mga karanasan na naipamahagi ng mga limang komunidad na aming sinama dito sa pag-aaral nito. At kasama na rin yung mga mungkahi at mga proposals na nanggagaling sa iba't ibang mga grupo. Kagaya ng mga grupo ng mga manggagawa sa pamamagitan ng Nagkaisa Labor Coalition at Partido Manggagawa. Nandito ang kanilang Pangulo, si Wilson Fortaleza. At mga samahan ng mga magsasaka sa kanayunan sa pamamagitan ng grupo ng katarungan at mga iba't ibang mga civil society organizations din. So ito pong mga policy recommendations na ito at yung mga case studies ay ilalahad din namin ito sa Biyernes. At ang kaharap naman namin ay mga government agencies na aming kinumbida. Meron na iba sa kanila ay nagsabi na dadalo sila. Maraming salamat sa kanila. At inaasahan namin na may iba pang mga ahensya ng gobyerno ang makikinig sa amin sa paglalahad nitong case studies nito at lalong-lalo na sa mga policy recommendations. Okay. Paumanhin ulit sabagat ito ay nasa wikang Ingles. Given the dire Philippine situation and the continuing rise in COVID-19 infections, it is urgent that government undertake new and additional measures to stem the pandemic and arrest the deteriorating conditions of the Filipino people. The government appears to be caught in a devil and deep blue sea situation. The late response for the crisis resulted in an unmanageable spike in COVID-19 cases and necessitated prolonged lockdowns and strict quarantine measures. But by doing so, it has also caused a severe economic crisis and rapid deterioration in the living conditions of Filipinos, particularly the poor. To flatten the curve, keep the infection growth rate from accelerating, even stricter quarantine measures are necessary than what are now in place. But this will only further cause greater harm to an already suffering economy and people. The following recommendations are of an immediate nature.
measures that the government can undertake at the shortest possible time, provided the appropriate and applicable perspective on the crisis is adopted. The proper political will is asserted, and the sense of urgency is appreciated and internalized. Number one, the most basic measures to adopt a new paradigm, a new framework, a new theory at the national level of a whole of society approach rather than a whole of government approach. This entails building multi-sectoral partnerships between government and all stakeholders of society, that is, civil society, the academe, media, communities, and the private sector, covering all levels of governance from the global down to the community level. Number two, following the formulation of a new paradigm, the government needs to develop a concrete master plan to address the continued rise in COVID-19 cases, and which address strategic concerns and which go beyond social amelioration measures or merely asking economic players to make adjustments or vowing to set up more online systems to streamline the bureaucracy or just waiting for the vaccine. The management, something wrong. Following the formulation, okay, sorry. Number three, the management system of the health crisis must be restructured and reorganized. The leadership and direction must be transferred from the hands of professional health to the hands of professional health experts, and security forces must take only a secondary role. Other sectors must be brought in, academics from various disciplines, civil society organizations, groups from organized labor, urban poor, informal sector, farmers and fisher folk, women, students, indigenous communities, and representatives of other marginalized sectors and the private sector. Number four, concerns must be addressed about the reliability of the data that government has gathered and is disseminating on the health crisis. Dr. Antonio Lichon, a former advisor to the government's COVID-19 task force, disclosed that, and I quote, "One of the biggest problems the Philippines is facing is managing data related to the virus. He cites timeliness issues, backlogs, transparency shortfalls, poor communication, and delays in validation due to lack of encoders and manual forms. To this end, the services and expertise of academic institutions and other competent research outfits must all be utilized. Number five, government should spend substantially much more on the COVID-19 responses, especially for the poor and marginalized. The 530 billion peso or 11 billion US dollars in two government social amelioration programs is deemed to be still inadequate to address the socioeconomic crisis engendered by the pandemic. Representative Stella Kimbo estimates that 140 billion pesos is needed to procure and administer the vaccines when they come to achieve herd immunity. But the Philippine Senate has only earmarked 83 billion pesos for the vaccines. Number six, the government should refrain from incurring more debts and instead work for the cancellation of domestic and foreign debt service payments for 2 years or while the pandemic continues to rage, and use the freed funds for COVID-19 responses. By October 2020, the Philippine debt stock has already breached the 10 trillion peso mark, 27% higher than the October 2019 figure. Foreign loans and grants for COVID-19 response has reached 500 billion pesos by early December 2020. This strategy of incurring more debts is highly controversial
and subject to social and economic ruptures. For example, debt cancellation for 2020 alone would free at least 755 billion pesos that have been allocated in the 2020 budget and other official accounts for debt servicing, an amount that could be used to offset shortfalls in the Social Amelioration Fund. Number seven, Congress should quickly enact legislation that will impose a wealth tax on the richest Filipino families to raise revenues for COVID-19 response. The pandemic crisis offers an opportunity to finally address the long simmering problem of social and income inequality. A preliminary study in July 2020 by the Nagkaisa Labor Coalition shows that the total taxable financial wealth of the richest Filipinos, and these are only 250 to 300 individuals, as of 2019, amounts to 31.66 trillion pesos. And imposing a mere 1% tax on this wealth would generate 316 billion pesos. At 2% per annum, you're able to raise 633 billion. At 3%, almost 1 trillion pesos will be generated. And in relation to this, Argentina has just a few days ago imposed a wealth tax on the richest Argentinian families. And they did this in order to raise funds for COVID-19 measures. Number eight, emergency and medium-term measures must be instituted to rescue the flagging agricultural sector, alleviate the plight of small farmers and the rural poor, and prevent the further deterioration of their economic and livelihood conditions. And there are eight proposals here. Number one, reinstate subsidies for farmers, impose a moratorium on debt payments for small farmer loans, write off amortization payments for agrarian reform beneficiaries, boost local production, support local markets, and limit imports, prevent agricultural land conversions, repeal the rice tarification law, improve rural infrastructure utilizing local labor, and involve farmers groups and other rural organizations and civil society groups in decision-making of agricultural policies. Lastly, government and employers must adopt and implement a set of economic and social measures that would directly benefit the working classes, rescue micro and small enterprises, and promote economic recovery. Number one, preserve regular jobs by prohibiting all forms of contractualization. Number two, prohibit wage cuts and ensure full benefits for retrenched workers. Number three, provide hazard pay at double or triple regular wages. Number four, reduce the working hours and working days per week at the same wages. Number five, ensure health safety protocols by providing free face masks and other PPEs and safe and reliable transportation for workers. Number six, provide wage amelioration, cash assistance, and unemployment insurance for workers. Number seven, guarantee employment even for the unemployed. Number eight, create green jobs and the retooling and retraining of workers. Number nine, a one-time grant of up to 500,000 pesos and soft loans to micro, small, and medium enterprises, provided they retain their workforce. And number 10, prioritization and support for key economic sectors vital to the anti-COVID campaign with focus on local markets. There is much more, much, much more that can be done to address the health crisis. But it will take a major rethinking of fundamental principles of governance and paradigm setting. What is essential is for the whole of society to work together. On the other hand, the five case studies featured in this forum reveal that some marginalized communities at the ground level, provided they are imbued with the principles of solidarity, social cohesion, organizational fitness, and sharing, can undertake the proper minimum measures to address a health crisis. But because their own resources are scarce, and livelihood opportunities and basic public services are wanting,
their capacities to cope with a health disaster of the COVID-19 magnitude are limited and insufficient. And this is where the state and its agencies need to boldly step in, recognize and appreciate what the grassroots are undertaking, and provide what communities are in short supply of. Maraming salamat po. Maraming salamat, Sir Ed. Tama po, no? Natatandaan niyo po yung, gusto ko lang bigyan diin yung huling bahagi ng paglalatag ni Sir Ed. Yung huling interview natin kay Dr. Cynthia Moang of Maytaw Clinics sa border ng Thailand at Myanmar. Sabi natin, ano ba ang kulang sa formula? Parang talaga bang sadyang hindi mapagsasama yung pag-iwas sa pagkalat ng pandemya at yung pagpapabalik, no, ng sigla ng ekonomiya at pagbibigay balik sa mga livelihood ng mga tao? Talaga bang hindi siya pwedeng pagsabayin? Mamimili lang ba talaga tayo? What seems to be missing in the formula? At ang sabi ni Dr. Cynthia Moang, it is social cohesion, no? Yung understanding of the full context of the society without marginalizing any sector, no? In analyzing, in the analysis of the situation and crafting the policies, no, that I needed to address the situation. Maraming salamat po muli, Sir Ed. Sa yugto pong ito ay binubuksan natin ang hapag para sa open forum para po sa mga gustong magtanong, maglinaw o magbigay ng mga komento sa mga binigay na presentasyon, or kung gusto rin magbahagi ng mga sariling karanasan, no? Ano pa man, nakabukas po ang ating hapag. May pauna pong pasabi si Ate Mina na may gusto pa siyang ihabol sabihin. So siguro po simulan natin kay Ate Mina. Ate Mina? Ate Mina? Okay. Habang naghahanda po siguro si Ate Mina magsalita, nire-recognize din po natin ang presence ni Raji Florido of UNACOM also, no, sa kasama ni Ma'am Mitch, at ni Sir Justin Nicolas, isa rin pong kasamahan natin sa College of Social Work and Community Development na TACO. At nakakita rin po ako ng ilang participants mula sa Bachelor of Science in Community Development. So may MCD tayo at BSCD tayo sa ating mga participants dito. Nakahanda na po bang magsalita si Ate Mina? Kung hindi po ay maari naman nating buksan sa iba pa. Kung meron pong gustong maglinaw, magtanong o magdagdag ng mga komento para sa inyong pleasure. Ang hirap naman tagalugin ng pleasure. Ayun, si Sir Al Obre pala, also of BKP and Camp. Nandito rin siya. Hindi ko na po isa-isahin kung meron pong mga gustong magpabanggit ng kanilang mga opisina, kung pwede pong i-chat na lang, kasi po sa Japan kung hindi tayo dumaan sa registration process para gawing mas madali ang proseso ng pagdalo dito sa ating forum ngayon. So as such po, hindi namin alam lahat kung saan ang gagaling ang mga taong nagpa-participate, but of course lahat po ay welcome at ikinasasaya po namin makasama kayong lahat ngayong umaga. Okay, nawala raw bigla si Ate Mina, so baka naputol po ang kanyang connection. Yan po ang kasama sa challenge ng ating platform. Natutokso ako magpa-recite. So baka, bago ako mag-roll call, baka may gusto na magsalita. Hello po, Ma'am Bina. Ayan, at Nanay Belen. Go ahead po, Nanay Belen. Opo. Yan nga yung pong sinabi ko kanina na yung internet connection ay ganito nga sa ating ka-poor. Yung parang yung parang may gusto kang gagawin, hindi mo magawa dahil ganun nga po napuputol. So, mas pa siguro na dito kami sa probinsya, parang probinsya na to eh, na ganun po. Sana kung tugunan ng gobyerno tungkol dyan sa, may dalawang sales site nga din dito sa amin, Smart at saka Globe. Pero ganun pa rin, masyadong mahina pa rin yung signal ng internet. So, sana may magawa yung gobyerno para sa atin dahil dito sa Towerville, napakaraming estudyante na nangangailangan ng internet. Dahil ngayon, online madalas yung mga sa klase nila. So, yun yung
ibahagi ko lang para sa makarating kung kanino man yung may gawa ng kumpanya nung hotel site na yan. Bigyan ng magandang signal yung lugar na para sa mga estudyante. Tama po. Salamat na ni Belen. Tama, no? Kasi yung blended platform, totoo naman siguro na sa panahon ngayon, mahirap talaga yung face-to-face na pag-aaral, no? Kaya kailangan talaga mag-invento ng ibang platform ang gagamitin. Pero kaakibat niyan, yung pagpapalalim rin ng pag-aaral, hindi lang yung mekanismo ang pagtinutukoy natin. Ano rin yung mga suportang kailangan para maging epektibo, di ba? Kasi may blended platform nga, wala namang estudyanteng makadaloy. Ano rin ang silbi nun, no? Tama na ni Belen. Maraming salamat, Nay! Sige po, meron pa po bang iba? Ayan, meron po tayong chat message in solidarity from Partido Manggagawa. Listening mode lang po mula kay Sir Wilson Fortaleza. Welcome po, Sir Wilson. May iba pa po na gustong magtanong, maglinaw. Yun po palang full report of this study ay i-disseminate daw sa pamamagitan ng paglalathala sa UP Seeds website. Dahil nga po wala tayong dinaan ng registration process, hindi po kami nakapag-collecta ng mga email ninyo. So pwede po ninyong makita at i-download mula sa UP Seeds website. Kung gusto naman po ng mga individual na komunikasyon, pwede rin idaan sa chat ang inyong mga email para pwede po namin mailista ang mga email addresses ninyo. Sa mga kasamahan sa OutDev program, baka may gusto kayong sabihin o baka may gusto kayong idagdag. Ma'am, ako po. Sige, go ahead. Sino po ito? Nanay Weng? Go ahead, Nanay Weng. Doon lang po, ma'am, sa na-share po ng ating backlit. Para po, ma'am, nakakaawa. Parang sa lahat po ng nagbahagi, parang sa sitwasyon po nila talaga po, masyadong nalungkot o masyadong nangyong po support. Lalo na po din sa kalagayan po ng mga nag-aaral. Nakakalungkot lang po talaga na sana po mabigyan po ng pansin, solusyon o makita po talaga ng ating gobyerno ang dapat na naibigay na tulong para sa kanila. Kasi po, alam naman natin na napakalaga po ng edukasyon. At sabi mo kanina ni Rose, ay yung sila yung mga unang batches na mga nag-aral na magkaroon ng kalaman upal sa edukasyon. Pero po nakakalungkot yung nangyari po. Pero sa akin po, sana po yun po yung mabigyan po talaga ng pansin. Salamat, Nanay Weng. Tama po, no? Ito namang ating forum ngayon ay espasyo rin para makapag-express tayo ng solidarity, no, sa iba pa nating mga kasamahan na may mga nakakalungkot na pinagdaan ng karanasan, no? At katulad rin ng panawagan ni Rose kanina, sana rin ay samahan natin sila sa mga panawagan nila na makamit nila yung katarungan, no? Hindi naman makatarungan na gusto lang mag-aral ng mga bata ay inaatake sila, no? So maraming salamat, Nanay Weng. Nakakataba ng puso na nai-express mo yan kasi yan naman po ang layunin natin, ang makapagpatibay ng pagkakaisa sa hanay ng mga napag-iiwanan at ng mga nasa lingayan. Sige po. Meron pa po bang ibang gusto magsalita? Magtatawag na ba ako? Magpaparecite ba ako? Sige po, mahirap pag yung nakikita mo sa attendance mga dati mga estudyante. Parang gusto mo magpa-recite. Meron po tayong comment sa chat. Comment lang po about online learning. Hindi lang naman po siguro ang mga students ang may problema. Kasi po nakikita ko na ang mga guro ay hindi din dumadating sa oras ng klase. Namo-monitor po kaya yan ng DepEd. Tama po. Ano nga bang monitoring ang ginagawa nila? On the other hand, meron din pong nabalita, di ba, ng mga teacher naman na kailangan pang sumampa ng bubong para lang magkaroon ng internet connection, no? Para tatawid ano, ng lalangoy sa ilog para lang maihatid yung module. Opo, di ba no? Po, nakita?
Talagang hamon sa lahat. Hamon sa lahat. Meron pa po isang chat message mula kay Jonathan Reginales. Maraming salamat sa pagbabahagi ng realidad ng komunidad. Pinag-iigting nito ang tunay at aktwal na karanasan. Maliban sa ilang ahensya ng pamahalaan na dadalas sa Biyernes, hindi po kaya na higit na kailangan dumalo ang nagsagawa ng polisiya mula legislative branch. Dahil ang mga ahensya ng pamahalaan ay susunod lamang sa mga polisiya na pinapatupad ng pamahalaan. Gusto po bang mag-react ng OutDev team sa komentong ito? Sino-sino po ba ang mga pinadalhan natin ng imbitasyon at ano po ang mga naging tugon? Angging, ikaw ba ang pwedeng sumagot dito? Sa pagkakaalam ko, Jonathan, ang mga pinadalhan ng imbitasyon para doon sa mangyayaring forum sa Biyernes ay lahat ng ahensyang may kinalalaman sa mga nangyayaring pag-aaral at bahagi rito yung mga pamunuan sa IATF. Napangunahin siya naman yung body no, na nagde-design, nagko-conceptualize at nag-i-implement ng mga policies related to the pandemic and the recovery design that they have no after the ECQ, GCQ, barbecue, no? So yun, binuksan, in other words, binuksan ang imbitasyon sa lahat at syempre, gugustuhin natin na mas marami ang makadalo. Ma'am Vena? Yes po. Maika? Go ahead, Maika. Po sa miyembro ng IATF, inimbitahan din po natin yung mga LGU ng Pampanga, Bulacan at Quezon City para makadalo po sila sa public forum natin sa Friday. Okay, at may tugon na ba tayo, Maika? Meron na ba silang mga sagot sa atin? So far po, DSWD pa lang po yung nakapagpadala ng mga participants na dadalo. Tapos yung DOT, nag-reply na din po sila sa akin pero nag-acknowledge lang po sila ng invitation. Pero kahapon, nagpadala po ako ng mga videos para nila. And then today, sana sumagot din yung iba. Okay. Salamat, Maika. Sige po. Meron pa? Hinahanap ko lang baka mga may na-miss ako sa chat. Okay. Sige. Hey, ma'am. Oo. Sino to? Si Nat po. Nat. Go ahead, Nat. Hey ma'am, medyo na naging curious lang po ako about sa role ng legislative branch. Siguro po try ko pong ano yun. Kasi siguro po ang primary role kung bakit may nagsuggest na imbita ng legislative ay dahil po siguro sa usapin ng budget. Dahil ang budget po ng gobyerno sa Kamara de Representantes at sa ano po dumadaan sa Senado. Ngayon po ata ang kanilang naging tugon yata ay may bicameral session po ngayon ata sa Makati kung saan po dinideliberate yung budget. Then tsaka pa lang po pipirma ng presidente. Siguro po sa susunod pwede pong ano ma-share sa kanila yung naging outcome po nung ating pagsasaliksik dahil sila rin po yung maaring mag-set ng na kagaya nga po nang nasabi sa webinar, yung patungkol naman po sa budget at sa ibang programa na pwedeng mag-isa pata sa hinaharap. Yun lang po. Maraming salamat. Okay, salamat, Nat. Okay, tawagan natin si Alpha at dahil gusto niya raw mag-share ng kanyang takeaway mula sa kanyang pakikinig sa forum na ito. Alpha, go ahead. Alps, nandiyan ka. Ay, basa na lang daw. Okay. Magaling ang mga taga-komunidad. May sariling kakayanan mag-organisa at mamahala ng kanilang mga organisasyon. Kailangan lang suportahan ng gobyerno at huwag takutin. Hashtag, kayo na lang po ang magbasa.
ma-message lang po. Okay, so yan po ang kanyang message. Maraming salamat, Alpha. Si Alpha po ay ano rin yan, hasarin yan sa field work, no? Parati rin sumasama sa mga community engagement natin. Kasama rin po sa mga volunteer students ng UP Seeds sa mga project nito. Meron pa po bang iba? Kung wala na, napapanahon na rin para tayo ay magtanghalian lahat. So, meron, kung wala na pong magpapahabol ng mga huling komento, isasara ko na po ang programa at sa hanay po ng UP Seeds, lubos-lubos pong pasasalamat sa pagdalo ng lahat at sa pakikipagbahaginan. Napakalaking bagay po na maiparating namin sa inyong lahat ang resulta ng pananaliksik na ito, hindi lamang para magkaroon ng espasyo, no, para mapakinggan ang mga karanasan ng ating mga kapartner na komunidad, kung hindi para rin makatulong tayo sa pagpapakalat ng mga realidad na nangyayari sa grounds, no, na hindi tayo nabubuhay sa ilusyon, no, sabi nila yung toxic positivity that everything will be okay, no. Maybe everything is okay dahil nakakakop ang mga komunidad na saksihan po natin gaano sila kahusay na umagapay, no, sa maliliit na paraan at sa mga rekursong kaya nilang maabot. Pero not everything is not okay pagdating sa pag-question ng ating ng accountability ng ating pamahalaan sa pagtulong sa mga komunidad na nangangailangan, no. Everything is not okay kapag ka meron pong mga karapatan na natatapakan at nakakalimutang protektahan, no? Everything is not okay kapag ka meron pong nagugutom, no? Kapag meron pong nakakalimutan, kapag meron pong nawawala sa listahan. So ito po ang layuan ng pag-aaral na ito, ay maiparating natin ang mga findings, no? Ang mga natuklasan ng pag-aaral para lang sa gayon, baka lang sakaling may makinig sa atin. Sir Ed, bago natin isara, baka meron po kayong gustong sabihin bilang closing remarks. Ah, wala na. Okay, so dyan po siguro nagtatapos ang ating programa. Maraming salamat po sa lahat. At sa susunod po, marami pa pong susunod na pagkikita-kita. Paalam po. Bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye. Nanay, po. Bye-bye. Namiss ko kayo. Yes, kami rin. Bye-bye.